Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, excited na ako kasi dumating siya ngayon. So gusto ko na siyang matry agad. And as you can see, ito yung bagong tinted sunscreen ni Miss Anakai. I think this will gonna be a version 2.0. So tignan natin kung magiging maganda talaga yung kinalabasan and yung kanilang performance. Pero bago natin gawin yan, make sure to subscribe on my channel down there and also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, let's get started. Sobrang na-excite ako kasi dumating siya agad kanina. And ito siya guys. And ito yung All Covered by Anakai Tinted Sunscreen and in the shade medium. So ito siya guys. So naaalala nyo ba yung unang tinted sunscreen na nilabas ni Miss Anakai? So ngayon meron na siyang box. So by the way, para ma-reminis nyo kung ano ba yung old tinted sunscreen ni Miss Anakai, ito siya guys. Diyan ko na lang ilalagay. Ayan siya. Pabilog siya. Meron ng box kasi dati wala siyang box eh. Dumating lang siya sa akin, naka-bubble wrap, tapos ngayon is naka-box na siya. And ang maganda pa sa box is super sleek ng packaging niya. Wala masyadong nakalagay na etchos. Kumbaga hindi masyadong nakakalito sa mata. Sobrang sleek, white and yellow as usual kung ano yung skin saver dati. Pero ngayon I think tinanggal nila yung nakalagay na skin saver and ang pinalit nila is tinted sunscreen, medium SPF 50 PA++++. So ganun pa rin naman, ang highlighted ingredients talaga ng tinted sunscreen na to ay vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, and centella asiatica extract. Which is, yan yung mga favorite ni Miss Anakai pagdating sa tinted sunscreen. And this is 50 grams. Dito sa box, sa likod, andun yung kanyang indication. And also yung ingredients nandyan. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan. And mas cheaper pala to guys ngayong tinted sunscreen na to kaysa sa sunscreen dati. By the way, itong price ng tinted sunscreen, dito ko na lang siya ilalagay. Ayan, ayan na yung bago niyang price. Mas pinamura ngayon. And also, dito sa likod, ang sabi dito, it's tinted sunscreen medium shade. Sabi dito, spare your skin, be it from overcast days or brief stints from the sun, and all covered tinted sunscreen is a happy collision of 4 skincare holy grail ingredients, which is yung sinabi ko nga sa inyo na centella asiatica extract, vitamin C, niacinamide, and hyaluronic acid. Yun talaga yung main highlighted ingredients ng tinted sunscreen na to. Ngayon guys, it is made in Korea. Ito guys, kung makikita nyo sa baba, ayan, made in Korea na siya. Kasi dati, I think in-incorporate nila to sa B&M way back nung Skin Saver pa. Pero ngayon, natuwa ako and na-excite ako kasi nga made in Korea na siya. So probably mag-iiba na yung texture niya ko and na-excite ako kung ano ba yung kakalabasan. So ito naman ay dinistribute ng Sea Pacific Consolidated Incorporation and yung kanyang expiry date nasa pinaka bottom part ng box. Ayan. So ngayon i-open na natin siya, tingnan na natin. And by the way, ito na yung bagong packaging nila na 2.0. So ayan siya. And as you can see naman sa packaging is mas handy na siya gamitin ngayon kasi hindi na siya bulky, so mas kasyang-kasya siya kahit saan. I think this is airless pump, tapos may takip na ganyan, tapos ayan. So ang kinagandahan dito ko ano yung nakalagay sa box is yun din yung nakalagay sa tube na to, which is 50 grams to guys. So tignan natin yung shade, medyo bago siya kaya mahirap siyang ipump, pero ayan lumabas na siya. Tignan natin yung consistent ng tinted sunscreen nila. Oy, mas smooth na siya ngayon guys. Mas maganda na siya. And wala na siyang rough peeling, hindi katulad dati. Kasi yung dati, meron siyang buo-buo, kumbaga parang sandy effect kapag ginagamit mo. Or pag pump mo palang makikita mo na, pag linide mo na ganun,
yung sand effect niya. Hindi ko alam kung buo-buo ba yun ng tinted sunscreen or kung ano ba yun, pero yun yung dating formula nila. Ngayon, mas pinasmooth para siyang talagang mukha na siyang foundation. Ang bango ng amoy niya. Mas bumango yung amoy niya kaysa dati. Para sa akin, amoy lotion. Alam mo yung lotion na puro skincare? Ganun yung naamoy ko sa kanya. Kaya, tara, let's try. So, ang gagawin ko, guys, is half of my face muna or kahit dito para makita nyo kung mako-cover up niya ba yung mga dark spots ko. By the way, itong forehead ko, guys, is darker shade siya ng face ko. So, hindi siya pantay, as you can see, diba? So, dito ko muna i-apply. I'll try, probably, try ko yung kamay dito sa bandang baba ng part. Pero pagko-compare muna natin kung anong pinagkaiba niya sa walang tinted sunscreen tsaka sa meron, then I'll try yung brush kung maglilive siya ng streaks sa face, okay? Okay, so guys, try na natin yung application ng hands. Hands muna. So, sa kamay, guys, medyo madali siyang i-apply. Para sa akin, medium to full coverage siya. Pero yung application niya, sobrang lightweight. Parang hindi mo akalain naglagay ka ng tinted sunscreen. So, try natin yung kapag beauty blender. Ayan yung sa bandang tasas. Gagamit ako ng beauty blender. Ayan, guys, yung sa beauty blender, itong bandang taas na to, ayan. Sa napapansin ko is, kung dito sa hands, mas kita mo yung coverage niya, kumbaga kung saan mo nilagay. Pero kung gusto mo yung parang second skin mo, gamit ka ng beauty blender. Kasi kung makikita nyo, parang nag-blend mismo yung sunscreen dito. Pero ito yung may sunscreen, guys. Ito, itong part na to. Ang kinis niya, no? Itong babang part na to, kinamay ko. Kinamay. Tapos ito, blending sponge ko siya. Kung makikita niyo naman, di ba, mas dark kasi yung color ng skin ko dito. So, mas kitang-kita niyo na. So, ngayon, gamit tayo ng brush sa kabila. Guys, by the way, ito na yung sa brush application. And sa nakikita ko is, mas buo yung pigment na dito. Kumbaga parang makikita mo na parang full coverage siya, ganyan. Yung coverage ng tinted sunscreen, kitang-kita mo dito. Hindi katulad dito sa parang blending sponge. Mas second skin kasi siya dito. Pero mukha siyang full kasi nga ginamitan ko siya ng brush. So, ngayon, gagamitan ko na lang ulit siya ng beauty blender para mag-blend. Pero wala naman akong nakitang streaks ng brush dito. So, yun ang kinagandahan niya. Tapos, tignan natin kung hanggang anong oras ko siya magagamit. Tapos, tignan natin mamaya kung meron pa rin siyang grayish effect. Kung katulad pa rin siya ng dati. Pero, ang bango ng scent niya. Amoy skincare lang. So, by the way, guys, update ko kayo kung anong magiging itsura nitong face ko later. Pero, tatapusin ko na rin yung makeup ko and then babalikan ko kayo later kung mag-oil up ba ako or whatnot or whatsoever. So, dyan lang kayo. Hi guys! So yes, I'm back. So, eto na. Actually, ganito lang yung ginawa kong makeup look and naglagay lang ako ng liner and ng pilik mata para lang, alam mo yun, mabuhay. And yung lips ko, just a little bit of lip tint. And ganun pa rin, wala naman akong, hindi ako nag-retouch, guys, para makita nyo kung ano ba yung naging itsura ng aking face. And kung makikita nyo, guys, na ayan yung aking mukha. Ang shiny niya na. And by the way, just to give you an update, bago ko siya i-leave after kung ipakita sa inyo yung pagkakalagay sa mukha ko, what I did is, nag-set pa rin ako ng powder kasi kailangan nyo ng skin ko since I'm actually oily to combination. So, alam ko na sa sarili ko na talagang mag-oil up ako. Ngayon, titignan natin kung gano'ng ka-oily yung face ko. Kukuha lang ako ng paper towel. And what I'm gonna do, ipapat ko lang siya sa aking face. I'm just gonna use tissue paper. And tignan natin kung gano'ng oil or kung magta-transfer ba siya. Okay guys, so dahil tapos na akong magpat
sa aking face and nakita ko na kung gaano kadami pa rin oil up yung meron sa face ko. So ito siya guys. As you can see, meron pa rin mga tint na nag-transfer. And at the same time, kasi kitang-kita nyo pa rin na yung oil there, yung oil niya is still nandyan. Kumbaga yung oil tsaka yung konting tinted sunscreen is nag-transfer pa din. But guys, I've been tested it out already. Ito, yung nasa face ko hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. And also, guys, yung nasa mukha ko is already for 7 hours na siya. So, I put this one 6 p.m. already and ngayon is 1:20 a.m. na po. Ang maganda dito is hindi siya kumapit sa mask ko. So, yung mask ko is color black. So, technically, wala akong nakitang any stains na dumikit sa mask ko, which is good thing kasi, syempre, ayaw naman natin na may dumidikit sa mask natin. And, hindi talaga yun maiiwasan. Lalo na kung gumagamit tayo ng foundation, ng mga tinted sunscreen, ganyan, which is talagang may possibility na mag-transfer talaga siya sa ating mask kasi nga, diba, nilagay natin siya sa mukha natin. So, I'm happy kasi after namin umalis is wala akong nakita na any tinted sunscreen na nag-transfer dun sa mask ko. So, that's very good about this product. Ngayon lang ako nag-try mag-oil control sa akin and that is 7 hours, guys. And as you can see right now, kahit napat ko na yung aking face, back to normal na siya ulit. Pwede na ulit tayong lumarga or pwede mo pa siyang ipang-aura. And ngayon ay parang mas umokay naman yung kanyang coverage. Hindi na ganun as in ka-full nung pagkalagay ko, but as you can see, it's really getting better naman. Kasi na-adapt ng skin ko yung pinaka-product, so parang nagiging second skin siya sa aking face. I will give my final thought for this product, okay? So, itong tinted sunscreen na SPF 50 PA++++ is ngayon na version 2.0 siya. Like, sobrang saya kasi alam mo yung antagal niyang na out of stock and hindi natin akalain na talagang ifo-formulate nila to ng bonggang-bongga. Probably, this will be my go-to sunscreen kasi guys, hindi lang siya typically your sunscreen, but there is a skincare benefit with it. So probably I will repurchase this one once na maubos na to kasi sobrang ganda ng formulation niya. I think worth it yung paghihintay ko. Well, by the way, sa packaging, give this one at least 10 out of 10 guys because it's really good, it's really sleek. Kumbaga talagang on point siya. And hindi ka malilito sa paggamit. So, from this packaging, guys, I really like this one kasi travel-friendly na siya. As you can see naman, di ba? Sa makikita mo sa packaging na to, it's really on point, same as the box. And yung expiry niya, since yung expiry neto nasa bottom of the box, meron siya dito sa top area na merong expiry date. So, kahit ito lang yung dala mo, good to go ka na. And it's really good. Pwede mo siyang gamitin yung kamay mo lang, lalo na pag nagmamadali ka. Ayan, pwedeng-pwede to. Tsaka, yung formula niya ngayon, talagang mas na-improve. Wala na talaga yung roughness. Kapag pump mo, wala nang roughness na mararamdaman. No grayish effect. It's already tone adapted to your skin. Parang second skin mo na siya, sis, kapag ginamit mo siya. And also, maganda siya sa paggamit mo sa kamay, paggamit mo sa blending sponge, maganda rin siya sa brush. Kung gusto mong full coverage, mag-brush ka. Pero pag gusto mo ng second skin mo, mag-blending sponge ka. Kung nagmamadali ka, gamitin mo yung kamay mo para on the go ka. Ganon siya ka-easy. All in all, this products really amaze me now. And yung scent niya sobrang bango. Kumbaga, amoy na amoy mo yung skincare na parang lotion na alam mo yung mabango, hindi siya masangsang sa amoy. And by the way guys, ililink ko na lang sa description box below yung kanilang link kung saan kayo pwedeng bumili. Kasi guys, as of now, wala sila sa physical store. So, meron silang store sa Shopee, which is dun ko to nabili, and ililink ko na lang yun sa description box below. And also guys, make sure to like this video and also comment down below. Make sure to subscribe on my channel
And also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Thank you for watching this video and spending a time with me. See you on my next video. Bye!